Amen. Nasa ilalim tayo ng pag-uusig. Hallelujah. At wala tayong ibang pwedeng isagot sa kahirapan na ito kundi ang dedikasyon. Amen. At sincerity. Can you say amen? Amen. Pag wala tayong sincerity, hallelujah, kung paano ang Diyos ay may sincerity, sabi ng Biblia kanina, hallelujah, in the sincerity of Jesus Christ. In other words, hallelujah, kung ang Diyos ay may sincerity, hallelujah, sa lahat ng kanyang ipinangako, sa lahat ng kanyang mga sinabi, siya ay seryoso sa lahat ng ito. Can you say amen? Amen. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nagdo-joke, hindi siya nagpa-prank, hallelujah, sa mga sinabi niya. Lahat ng sinabi niya ito ng may sinseridad. Yes, amen. At yung ating paglago, hallelujah, sa ilalim ng mga persecution, amen, sa ilalim ng mga ginagawa, pag-usig ng sanglibutan, hallelujah, samahan natin ito na mas lalong higit na dedikasyon. Huwag tayo papayag na tayo ay madala, hallelujah, ng mga circumstances sa buhay. Amen. Alright. So, doon nagkamali si Satanas, mga kapatid. Hallelujah, kung matatandaan nyo, nung inilibig ang ating Panginoong Kristo sa ilalim ng lupa, akala niya siguro ay nanalo na siya. Amen. Hallelujah, hindi niya nalalaman na ang sekreto ng binhi ay kailangang maitanim sa ilalim ng lupa. Amen. Amen. Para ang isang binhi ay mabuhay, kailangan niyang mailagay. Kailangan niyang maipress doon sa ilalim yes, ng lupa. Amen. Kailangan niyang madiinan, kailangan niyang matambunan. Hallelujah. Kailangan niyang mapersecute. Yes. Tayong mga mananampalataya, habang tayo, hallelujah, ay pinipersecute, habang tayo dumadaan sa mga kahirapan sa buhay, lalo tayong lumalago. Amen. Sabihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alright, kaya nung pagkatapos ilibing ang ating Panginoon Kristo, pagkatapos siya ipress, i-pressure, hallelujah, amen, ito yung pagkakataon, hallelujah, na siya ay kailangang tumubo. Amen. Kaya magpasalamat kayo kung bakit tayo dumadaan sa mga samot-saring pagsubok sa buhay. Amen. Ito ay isang palatandaan at indikasyon na kailangan na nating tumubo sa panahon. Yes. Yung maturity ng church, hallelujah, yung paglago natin sa iglesia, hindi habang panahon tayo ay nasa ilalim ng lupa. Amen. Amen. Kailangan nating umusbong. Yes. Kailangan nating lumitaw. Kailangan nating umusad. Amen. Kailangan nating lumabas sa ilalim ng lupa. Amen. Kailangan nating pasikatan ng araw. Amen. Araw na pag tayo nasikatan tayo ng araw, ito yung panahon natin para tayo ay magbunga. Huwag mong hayaan na makulapulan ka, makublihan ka, hallelujah, ng mga bagay sa sanglibutan na ito. Amen. So don't be afraid. Huwag kayong matakot sa mga squeezing, sa mga pressure. Hallelujah. Ganyan talaga. Hallelujah. Kapag lalong pinipiga, lalong lumalabas sa iyong katas. Amen. Amen. Di ba ganyan ang Diyo? Pag pinipress siya, pag nagpapiga kayo ng iyong, para lumabas ang kanyang kakagataong tawagin, kailangan lalo siyang i-squeeze. Kailangan siyang i-press. Kung kailangan siksikin pa, sisiksikin pa yan. Amen. Amen. Kung kailangan pigyan, papipigayin pa yan. Yes. Amen. Kung kailangan talagang daganan pa, at saka pigayin mabuti, hallelujah, ay gagawin yan, hallelujah, sa Satanas, para lalo lumabas ang ating, hallelujah, substansya bilang tayong mga mahal ng palataya. Yes. Amen. Kaya ang nakakalungkot minsan, siguro kaya hindi pa makita yung ating totoong pagkatao bilang mga Kristiyano ay kulang tayo sa press. Kulang sa diin. Kulang sa diin. Amen. Kailangan mo pa ng mas maraming pagsubok. Can you say amen? Amen. Kailangan mo pa ng mas maraming paghihirap. Kailangan mo pa ng mas maraming pagtuya. Kailangan mo pa ng mas maraming pagtuligsa. Amen. Alipusa ng mga tao. Hallelujah. Para lalong lumabas ang kung sino tayo. Tama yun. Isang kaya hindi natin maipalabas kung sino tayo kasi ay tinatanggihan natin. Tumatakas tayo. Okay? Pag may mga nararanasan tayo. Hallelujah. May mga pagsubok tayo sa buhay. Iniiwasan natin. Lumalayo tayo sa ating Panginoon. Oh, okay? Hallelujah. Eh, tandaan nyo mga kapatid, para lalo tayong, para mailabas sa atin ang totoong tayo, kailangan parating mas lalo tayong dikdikin, siksikin, tigain. Tama. Amen. Ating Panginoon. Hallelujah. Alright. Ang squeezing, ilalo magbibigay ng mas malaking pakinabang sa ating mga katangian bilang tayo ay mga bride of Christ. Hallelujah. Alright. So, sabi ng propeta sa teaching niya, God's perfect in His church. Okay, actually, ang title natin sa umaga nito is God is perfecting His church. Sabi niya rito, because the people come in and profess to be a Christian
and go back out and cheat and steal and lie and do the same thing the rest of the world does, act like them, ang mga tao daw yun, ang mga Kristiyano, ay nagpo-profess to be a Christian. Bisan, pag sinabi nagpo-profess, nagpapanggap. They are professing to be a Christian. At sila ay nagba-back out. At sila ay nag-cheat. At sila ay nag-steal. Nagnanakaw. Nagnanakaw ng oras, nagnanakaw ng panahon. Hallelujah. And lie, at nagsisinungaling. Hallelujah. Sinasabing busy kahit hindi naman. Sinasabing pagod kahit hindi naman. Hallelujah. They lie. And do the same thing the rest of the world does. At ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa din ng sanglibutan. Tama. Amen. Act like them, kumikilos sila na parang taga-sanglibutan. Dress like them, nagbibihis sila parang mga taga-sanglibutan. Talk like them, nagsasalita silang agaya nila. Hallelujah. Go to the same place as they go. At yung mga pinupuntang favorite na puntahan ng mga, hallelujah, ng mga makasalanan, hallelujah, yun din ang favorite nilang puntahan. And no more difference than the world. Hanggang sa sila ay hindi na maging iba doon sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. What we need today is a cleansing of the church. Can say amen. Kailangan natin na ngayon ang panahon na kailangan nating malinis ang iglesia. Kailangan tayong linisin ang ating Panginoon. Ito lang ang tanging paraan para yung ating pakusbong, hallelujah, ay wala nang maging hadlang, hallelujah. Panahon na ito, matagal na tayong naibaon, matagal na tayong naitanim. Tama ba, mga kapatid? Yes. Matagal na naitanim ang ating faith, hallelujah. Amen. Mula nung tanggapin mo ang ating Panginoon, naitanim sa iyo ang pananampalataya. Amen. Mula nung marinig mo ang mensahe ito, naitanim na sa iyo ng Diyos ang pananampalataya. Yes, at matagal ng panahon ito. Ito na yung panahon, sabi ng propeta ng ating Panginoon, what we need today, not tomorrow, not the future. Pagka tayo magkasala sa future pa, matagal pa naman eh. Today. Matagal pa ang Panginoon. Oh, sabi nga ni Brother Arnold kanina, malapit na, nararamdaman na natin. Yes. Hallelujah, ang pagdating ng panahon. Kaya sabi ng propeta, ngayon, what we need today is a cleansing of the church. Amen. Hindi natin kailangan bukas ang cleansing ng church. No. Hindi sa susunod na taon. Ngayon na natin kailangan ito. Amen. What we need today is the cleansing up of the church and the baptism of the Holy Spirit. Yes. Kailangan na baptism ng banal na Espiritu presented to the people in the power of demonstration and demonstration. Hallelujah. Amen. Alright. So Genesis chapter 46 verse 1. Genesis chapter 46, verse 1. At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang tinatangkili at napasa Berseba at naghandog ng mga ayin sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Ay, ganyan ba? Sinasabi ng scripture. Si Israel daw, nung maghandog siya sa ating Panginoon, dinala niya ang lahat ng meron siya. Sa umaga nito, dala niyo ba ang lahat ng meron kayo? Amen. Amen. Dala niyo ba ang isip niyo ngayong umaga? Yes. Amen. Dala niyo ba ang puso niyo? Amen. O baka naman nakaupo kayo dito pero ang isip niyo nandun sa trabaho. Narito kayo pero ang isip niyo nandun sa tahanan, nasa bahay, nasa kaibigan, nasa anumang bagay, nasa cellphone. Yun. Okay. Sabi ng scripture, si Israel ay naglakbay, nadala ang lahat niyang tinatangkilik. In other words, wala siyang iniwang alalahanin sa bahay niya. Yes. Hallelujah. Na makasakali magaya siya sa asawa ni Lord. Di ba natumakbo sila sa bundok? Nalil na niya, nung makita niya, pumupusbasabog na doon sa Sodoma at Gomorrah. Lumingon siya kasi naalala niya yung bagay na meron siya doon sa age. Sa Sodoma. Okay. Hallelujah. At naghandog sa ng hain sa Diyos ng kanyang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel at sa mga panaginip at sa gabi at sinabi sa kanya ng Jacob, Jacob, Jacob! At sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, ako yung aking Diyos, ang Diyos ng inyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Egypt, sa Ehipto. Sapagkat dooy gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto,
sino kasama ni Joseph, ni Isaac, ni Israel, ang Diyos. Tayo ay hinayaan ng Diyos na bumaba sa Egypto ito. Tama ba? Hinayaan tayo ng Diyos na mabuhay sa Egypto ito, pero huwag kayong matakot. Halali, kung paano si Israel ay sinamahan ng Diyos, ganyan din niya tayo sa samahan. Amen. Amen! Sabi ng Biblia, ako'y bababang kasama mo. Amen. Hindi tayo bumaba dito sa lupa na tayo lang. Salamat sa Panginoon, kasama natin siya. Hallelujah. Ako ay bababa kasama ko sa Ehipto. Ang Ehipto, ang tipo ng sanlibutan. Ang kinabubuhayan natin ang panahon na ito ay ang tipo ng Ehipto. Amen. Di ba sa Ehipto, doon sila pinarusahan, doon sila pinahirapan, doon sila nagtrabaho, doon sila naglingkod sa Diyos na hindi naman dapat nilang lilingkuran. Nagpagal sila, nagtayo sila ng bricks, pinaganda nila ang Egypt. Di ba yun itong ginagawa natin sa mundo ito? Okay, hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Israel, dahil ako'y bababang kasama mo sa Ehipto at tunay na iaahon kita uli. Amen. Amen. Alright, hindi hinayaan ng Diyos, hallelujah, na si Israel ay manatili na sa Ehipto. And you see? Amen. This is a rapture. Yes, amen. So a rapture. Hindi kita papabayaan, sabi nga nito, tunay na iaahon kita. Hindi ba makaya yung tubig? Hindi ba kailangan gusto kong alam? Tunay na iaahon kita uli at ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata at bumangon si Jacob mula sa Israel at bumangon si Jacob mula sa Beersheba at dinala sa mga anak ng Israel si Jacob na kanyang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa at mga kalitong pinadala ni Paraon kay Jacob at kanilang dinala ang kanilang mga hayop at mga pag-aari sa kanilang inimpok na lupain ng Kalaan. Nakita silang iniwan. Kasama nila ang kanilang mga anak. Diba niyo kapasalamat? Amen! Alis tayo sa mundo ito. Kasama natin ang ating mga anak. Hallelujah! Kasama ninyo ang inyong mga kapatid. Amen! Kasama ninyo ang inyong mga magulang. Hallelujah! Aalis kayo sa Ehipto ito. Hallelujah! At ang sabi dito, at kanilang dinala ang kanilang mga hayop, ito yung pati yung mga anak kanila, no? At mga pagkaari, at kanilang mga ihimpo, nandun sa lupay ng Kanaan at pa sa Ehipto, at si Jacob at ang buong binihin niya, nakasama niya, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga anak, kasama niya mga apo, no? Kasama niya, at ang kanyang buong binhi ay dinala niya ang kasama niya sa Ehipto. Pero pag alis niya, kasama niya din siya kaalis. Tama. Amen. Pumunta silang lahat sa Egypt. Pero pag alis niya, hallelujah, kasama niya kaalis sila. Yes. Niya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil na nga ako ang Diyos kay Jacob at kay Israel, sabi niya, alam niyo ba, nung siya'y mamatay, amen, sabi ni Jacob, sa kanyang anak na si Jose. Jose, pag alis na dito sa bayan ng Egypt, huwag mong iiwan ang aking mga buto. Oh, yun yung pati buto. Alam nyo ba, kaya pala sa scripture, sabi ng Biblia, and Jacob begat Isaac, ay Isaac begat Jacob, and Jacob begat, and then si Abraham, diba tulit-tulit yung mga yung saling-saling dahil. Abraham begat Isaac begat Jacob, at Jacob bigat yung mga sumusunod pa. Yung pala totoong dahilan. Hallelujah. Ang bakit sinabi ng scripture? Alam niyo ba na yung libingan ni Abraham, hallelujah, kung saan siya nilibing, doon din nilibing malapit sina Jacob. Hallelujah. At nung mamatay si yung mga sumunod na henerasyon, si Isaac, hallelujah, doon din sila nilibing. Sa lugar kung saan yung lupain, hallelujah, na ipinangako sa kanila ng Diyos, nakala kailangan silang maibalik. Kaya pala, Abraham bigat Isaac. Kasi si Isaac inilibing sa libingan kung nasaan si Abraham. Ibig sabihin, hindi sila pumayag, hallelujah, na maiwan sila sa lupang hindi nila pag-aari. Okay? Hallelujah. At, amen, naniniwala ko, tayo lahat mga Kristiyano, para tipo tayo ng bayan ng Israel. Kung nasaan ang ating mga magulang, kung nasaan ang ating pinagsimulan, doon din tayo pupunta. Amen.
Doon din tayo kailangan bumalik. Amen. Mamatay man tayo sa mundong ito, pero doon din tayo babalik sa ating pinanggalingan. Kung saan tayo itinalaga ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, hallelujah. Alright, another quotation. You're either a believer or unbeliever. Sabi, and the reason that you smoke, you drink, and cuss, and do all things is because you are unbeliever. Kaya pala tayo minsan, pagka kayo nakakagawa pa ng mga bagay na ito, ang tawag sa inyong propeta, kasi unbeliever ka pa. May mga pagamat may mga part ng message na naniniwala ka, pero may mga part ng message na hindi ka naniniwala. Kaya pala itong dahilan kung bakit nagagawa mo ang bagay ito, because you are an unbeliever. You are an unbeliever. It bears fruit of itself. Namumunga ito. And then if you just say, well, I'm going to quit smoking. Hindi na ako mag-smoke. Hindi na ako gagawa ng ganito. Hindi na ako mag-lie. Hindi na ako mag-steal. You're doing that in yourself. That still doesn't make you sane. Hindi minsan ang ginagawa ng iba, di ba? Ay, hindi na ako mag-sigarilyo. Hindi na ako mag-iinom. Pero hindi ito ang dahilan para ikaw ay masane. Hindi ko mo, hindi ka na lang nanigarilyo, hindi ka na nag-steal, hindi ka na nag-lie. It doesn't mean that you are sane. Hallelujah. Sabi nito, it still doesn't make you sane. I'm going to go to church and try to do better. Pumunta ko sa iglesia, sa simbahan, at gagawa ko ng mas mabuti. That still doesn't mean salvation. Hindi ito salvation. You've got to be born again. Amen. Ito pala yun. May born again ka. Kailangan kang maisilang na muli. Hindi ko mo tayo ay hindi na nagbibisyo, hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na ito, we are saved. Kailangan mong dumaan sa ilalim ng pagiging born again. Kailangan mong maisilang na muli ng ano? Amen. Ng tubig at ng Espiritu. Kaya na natin yung Panginoon. Alright. Righteousness only comes to the attributes of a believing life. Ito pagiging paggawa at mabuti. Yung hindi natin pag-asisnawalin. Ito ay ano, attributes na ikaw ay talagang sumasampalataya. Amen. Pag ikaw ay born again na, pag ikaw ay truly born again, yung mga ginagawa mong mabuti is attribute na lang ito. Bunga ito ng iyong pagiging born again. Yes. Ito yun. Hallelujah. Eh, minsan yung mga tao na papagod na eh, ayaw ko na mag-church kasi doon, bawal na ano eh, bawal ang ganito, bawal ang ganon. Hindi ka pwedeng mag-bisyo, hindi ka pwedeng makita ni pastor na kung ano nung ginagawa sa sanglibutan. Nakakahiya. Pagka ganyan ang iyong katuwiran, apay talaga mapapagod ka. Nakakapagod talaga maging Kristiyano. Kasi pinipilit mo ang sarili mo na gawin yan. So, kailangan mo maging born again para yung lahat ng ginagawa mo, hindi mo ito ginagawa ng sapilitan. Amen. Amen. Ginagawa mo ito kasi ito ay attribute ng pagiging Kristiyano mo. Yes, hallelujah. Alright? Hallelujah. Sabi nito ng propeta ng ating Panginoon. Amen. God began to add something to them and he went up with it. Make a tradition out of it. Ano yung nangyayari pa sa iglesia, mga kapatid? Ang pagsimba ay nagiging tradition na lang. Dapat hindi tradition sa ating pagsimba. Let's say amen. Amen. Dapat tayo nabiling ko sa Diyos para hindi maging tradition. Ang Pasko, tradition yun, di ba? Amen. Tuwing December 25, alam na alam ng tao na kailangan nilang mag-celebrate ang Pasko. Kasi tradition yan. Amen? Sa ibang simbahan, kailangan nila magsimba tuwing Sunday kasi tradition. Pero hallelujah, ang payo sa atin, ang propeta ng ating Panginoon, huwag mong gawing tradition ang bagay nito. Yes, tama. Okay? Hallelujah, don't make traditional of it. And it's lost its power. Instead of bringing brotherhood together, it's separated brotherhood. You do it sometimes just for a tradition. Minsan yung mga pagiging matulungin natin, di ba? Yung pagiging mapagbigay natin, nagiging tradition na lang. Di ba sinasabi pag Pasko, kailangan magbigay yan? Kasi Pasko naman. Yung gift of giving, yung essence of giving,
Ginagawa nga lang kadalas yung magpasko. Tama ba? Minsan, kaya lang ka mag-share ka ng pagkain sa kapitbahay mo kasi Pasko eh. Marami na yung handa. Pero minsan, hindi mo ito ginagawa regularly kasi nga, nagiging tradition na lang. Okay? Instead of bringing brotherhood together, it's separated brotherhood. You do it sometimes for just for a tradition. Without the sincerity of it. Ito yung sabi ko. Pag walang sinceridad, hallelujah, you get to enter to the peace of God with sincerity. Kailangan nyo daw pumasok, hallelujah, saan? Sa Diyos na may sinceridad. Balikan natin yung scripture na binasa natin kanya. Brother Ernie, pwede meron ko yung cellphone. Brother Ernie. Ephesians chapter... Ephesians chapter 6. Yan. Ano makita natin? Grace be with you. Ephesians chapter 6, verse 24. Patang sa akin ng Biblia. Last verse ito. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Amen. Hallelujah. Yun daw, biyaya daw, naway sumasalahat ng nagsisiibig sa ating Panginoong Kristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Pag nagmahal daw tayo sa Diyos, nagmahal tayo sa kapwa natin, kung paano tayo minahal ng Diyos sa may sensibilidad, dapat ganun din natin i-distribute ang ating pag-ibig. It's amen. Pag tayo ay nag-distribute ng pagmamahal, ng biyaya, ng tulong, hallelujah, ng habag sa kapwa-tao natin, gawin natin ito with sincerity. Yes. Kasi itong ginawa ng Diyos sa atin, yes, amen. Yes, amen. Kung anong ginawa sa atin ng Diyos, ganun din ang gawin natin. Amen. Praise the Lord. Gawin natin ito, hallelujah, na may sinceridad. Grace be with all of them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Kung ang Diyos ka, sincere eh. Sincero. Sincero nga eh. Okay, hindi siya nag-joke. Yes. Hallelujah. Hindi siya nag-prank nung sabihin sa atin ng Diyos na mahal niya tayo. Hindi prank yun. No, sabihin ng Diyos sa atin na tayo ay saved before the foundation of the world. Yun na tayo tinubos na. Sincero, sincero siya ang sabihin ng bagay nito. Amen. Hindi siya, hindi siya nagdadalawang dila. Sabi ng iba, ano, kabagay nyo. Kaya pala yung parang dahil lang bakit yung ahas, dalawang dila eh. Yun. Hati yung gitna kasi, hallelujah, hindi siya solid, hindi siya puro. Kasi peke yung sinasabi niya. Pwede, oh, pwede hindi. Pwede pupunta, pero hindi. Okay, darating ako dyan, pero darating ako dyan. Inaako ko sa maganda, hindi naman dumadating. No? Alright, hallelujah. At gagawin natin ang bagay na ito na may sinceridad. Brother, ito ang sinasabi ni Brother Sandro. Hallelujah. Pag sinabi mong oo, oo, oo. Oo. Sinabi mong hindi, hindi, hindi. Kaya pag sumunod siya, pag sinabi niya hindi ako pupunta, hindi na hindi pupunta. Okay yun. Hallelujah. Kasi ikaw kung paano ang Diyos, hallelujah, naging sincere sa lahat ng kanyang sinabi, dapat ganyan din tayo. Amen. We have to be sincere. Second Corinthians. Binasa natin yung scripture. Chapter... One. Chapter 2. Verse 17. Sabi ng Biblia, for we are not as of many, hindi lang tayo agaya ng iba, which corrupt the word. Yung kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano ba ang kinakalakal? Parang ginagawa ano na, parang kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagkatapat at gaya ng mula sa Diyos. Corrupt the word of God, but as of sincerity. Huwag daw natin kalakarin ang salita ng Diyos. Gawin natin ito na may sinceridad. But as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Hallelujah. Kundi sa pagkatapat at gaya ng mula sa Diyos. Kasi ang Diyos ang talaga ay tapat. Sincere siya sa ginawa sa atin. Hallelujah. Sa chapter 1, verse 12.
Ang sabi ng Biblia, for us, for our rejoicing is this. Ito daw ang ating, hallelujah, pagpapagpagpuri. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience and science, that in simplicity and godly sincerity, kanya no, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon saan? Sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos. That in simplicity and godly sincerity. Pag sinabi natin godly sincerity, abay talaga natin itong klase ng sinceridad na maka-Diyos. Okay? Hallelujah. Bakit pa sinabi, meron bang sincerity ang tao? Hallelujah. Na pwedeng gawin niya? Hallelujah. Ito, sabi ng propeta sa preaching niya, all things. God said that is hiding his face from your prayers. Ang Diyos daw, pwede niyang ikubli ang kanyang mukha sa iyong mga panalangin. Pag sinabi yung kinubli, abay, ayaw niyang libutin ang prayers mo. Di ba minsan may ganyang pagkakataon na parang hindi baga tayo narinig ng Diyos? Yung mga prayers natin, parang hindi tayo narinig ng ating Panginoon. Kasi sinasadya ng Diyos minsan na ikubli ang kanyang mukha sa mga prayers natin. Pero siguro siya dahilan kung bakit ang ginagawa ito. Tama ba yung prayers mo? Ano ba ang purpose kung bakit kinananalangin ng ganyan? Minsan, pag nag-iisa tayo, nagmumuli-muli tayo, at tumama sana ako ng 234 million ngayon sa loto. Ano kayong gagawin? Lord, ako na sana tumama ng loto. Okay? And then, minsan, sabi ng Biblia, hallelujah, amen, kinukubli ng Diyos. Ito sabi niya dito, God said that He is hiding His face from your prayers. You got your ritualistic form. Yung palang dahilan. Misa kasi nagiging ritual na yung ating pagsamba, yung ating pag-prepare sa Kanya. Yung ating palalangin, paulit-ulit na lang. Yung misa ganyan. Nagpupunan ko na misa pag ipipray yung pagkakakaya, parang yung pinanarahin ko ng yung umaga, pagdating ng tanghali, yung pala ng prayer. Okay? Yet, it's the truth. You're doing that, you're doing what He told you, but you're not doing it in sincerity. Minsan yung mga tao, kaya sila ay gumagawa ng bagay na ito, ng pagsamba, ng pupunta sa church, sa pagkanda ng prayer meetings, kasi sinabi sa kanya. Sabi ni Pastor, may prayer meeting tayo, punta tayo sa church. Sabi ni Pastor, may pagsamba. Hallelujah. Pero sabi nito, ginagawa niya yan, hallelujah, you're doing what He told you, but you're doing not in sincerity. Hindi mo ito ginagawa na may sinceridad. And you squall out day and night, but God said, your sacrifice is a stink to me, hallelujah, and will not receive it anymore. And when you pray, pag aamin daw mga dalangin mo, yung mga ginagawa mo, yung mga sakripisyo mo, ay isa lamang stink to me. Pag sinabi stink, malansa. Hindi ka aya-aya ng amoy. Hallelujah. And I will not receive it anymore. Hindi ko ito tatagipin kahit kailan, sabi ng propeta natin, sabi ng scripture, and when you pray, kapag kayo nalalangin, under such condition, sa ganyang klase ng condition, I hide my face from you. Ikukubli ko ang aking mukha sa inyo. Di ba sinabi ng propeta Isaiah, sa bayan ng Israel, dahil ganyan ang ginagawa niyong paglilingkod sa akin, nagpupunta kayo sa simbahan para lang magkaroon ng rituals. Hallelujah. Sinabi lang ng pastor, sinabi lang iyong asawa, sinabi lang iyong kuya, ng ate mo, na magpunta ka sa church. Ginagawa mo ito, sabi ng ating Panginoon, para ka lang naglilingkod ng sacrifice, nagagawa ng sacrifice na sa isa sa church, at hindi magiging isang malansak amoy sa akin. Sabi ng ating Panginoon. At hindi ko na ito, hallelujah, sabi ng propeta ng ating Panginoon, and I will not receive it anymore. Hindi ko ito tatanggapin kahit kailan. Dahil ay ayaw ng Diyos ng isang pagsambang peke. Amen. Say amen. Amen. Hallelujah. And when you pray under such condition, pag nanalangin ka sa ganyang klase ng estado, ikukubli ko ang aking mukha sa iyo. Oh God, all people will think of that. It will start. God said, though you be correctly in the word, kayo daw may tayo daw yung mga itinama sa salita. But if you don't do it, kung hindi tayo papatama sa salita, with love and sincerity, God said He would hide His face. Ikukubli niya ang kanyang mukha sa atin.
Okay. So sa another quotation, go to mga pre-quotation lang po dyan, really close. Sa paragraph 89, sa preaching of all things, and I believe a man can shout and not be saved. Marami daw mga tao ang sumisigaw, pero hindi maliligtas. Naalala niyo ba ang ating Panginoon sa Kristo? Noong siya ay maglakad papuntang Jerusalem, hallelujah, yung trial pala entry niya to Jerusalem, maraming tao ang sumisigaw doon. Mercy! Son of David! Ako na yung Son of David, hallelujah. Ang tingin nila kay Jesus Christ, Son of David. Ang Son of David, hallelujah. Ang tingin niya is king. Yung kingship niya. Hallelujah. Hindi na, hindi makita ng mga tao, hallelujah, nung panahon niya, na hindi pa ito yung panahon na pagiging Son of David niya. Okay, kinumpli ng Diyos sa kanila para hindi nila makita. Hallelujah. Hindi ba narami yung mga tao, kahit si Blan Bartimeo, sabi niya, Son of David, have mercy. At tingin nila kay Jesus Christ, hallelujah, Son of David. Akala nila ay dumating na sa kanila, hallelujah, ang pagiging kingship na magiging ruler nila at magliligtas sa kanila sa pagkaalipin. Amen? Pero hindi pa ito yung panahon ng Son of David. Ang nakikita nila yung Son of David, samantala ang nakikita na naglalakad ulit sa sarapan. Hallelujah. Na kailangan muna niya maipako sa Diyos, sa krus, yung Son of God, hallelujah, yung dumadaan doon yung Son of God, na kailangan muna mapako sa krus, hallelujah, kailangan naman na matupos ang kanilang kasalanan para dumating siya doon sa punto maging Son of David siya. Amen. Yung Son of David is kingship. Akala na kasi yung panahon ngayon, hallelujah, kaya sila sumisigaw, have mercy, Son of David, have mercy! Kasi iniisip nila na yung Messiah, yun ay magliligtas sa kanila. Pero hindi pa tapos ang ministry ng ating Panginoon. Kailangan pa niyang mapunta ang ministry, kailangan pa dumaloy saan? Sa mga hindi na kagaya natin. Amen. Kasi kung gumamit na siya ng magiging Son of David ng panahon niya, baka hindi na tayo umabot sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat talaga tayo kung binin ng Diyos, hallelujah. Hindi makita ng bayan ng Israel kung sino siya ng panahon niya. Alright, He is the Son of God. Insane. Amen. Salamat talaga sa ating Panginoon, hallelujah. Dahil hinayaan niya maikubli. Ang Diyos kinublihan niya ang bayan ng Israel para hindi makita kung ano siya ng panahon na yun. Kaya hanggang sa maipako siya, hallelujah, hindi niya lang kilala ng Israel kung sino talaga siya noong panahon niya. Parang biyaya ay umabot sa ating lahat. Amen. Dahil kung hindi ito na i-complete, baka ang biyaya hindi umabot sa atin. Ngayon, hallelujah, amen. Nandun na siya sa ministry na ito. Darating ang panahon, yung ministry ng Son of David, hallelujah, bilang hari ay magaganap na, mga kapatid. Alright, tumating siya bilang Son of Man. Propeta siya, di ba? Nahulat siya, nagpagaling siya. Amen. Bumuhay siya ng mga patay. He's a Son of Man. Propeta. This Son of Man. Okay. Hallelujah. Nung tinubos na tayo sa kasalanan, yung ministry ng magiging Son of God, ginampanan niya ito. Amen. At darating yung panahon, pagbabalik niya bilang Son of David, bilang hari natin na. Amen. Tuloy na natin. Alright. Sabi niya dito, I believe a man can shout, maraming sumisigaw, and not be saved. Maraming sumisigaw sa kanya ng mercy ng Son of David, hallelujah, pero hindi lahat ay naliligtas. And I believe he can run and not to be saved. Pwede siyang manakbo, pwede siyang magpagulong-gulo sa church, hallelujah, but they cannot say. I believe he can speak in tongues. Pwede siyang magsalita ng speak in tongues, lingwahe, and not be saved. I believe you can do anything of these things and not be saved, but you can class everybody that does how. Now the other side says, there's nothing to any of it. Wala itong magagawa sa kaligtasan mo. Kahit sumigaw ka, kahit tumalun ka, kahit magpagulong-gulong ka, nang walang sinsinidad, wala itong kinalaman sa kaligtasan. Amen. Amen. But there's somebody sincere in that. Pero merong mga tao na sincere ang gawin ng bagay nito. Kaya sila pumapalakpak,
Kaya sila sumisigaw. Kaya sila nag-church. Dahil sincero sila sa ginagawa nila. Hindi bilang tradisyon. Hallelujah. But there's somebody sincere in that. There's somebody got to be genuine results. Amen. Minsan, ganyan ang experience ng iba eh. Piling nila parang tradisyon na lang nangyayari sa mga simbahan. Parang tradisyon na lang ang church namin. Kasi ganyan ang ginagawa sa church. Nagkisimba na lang, then uuwi na. Next Sunday na lang magkikita. Pagkatapos ng church, uuwi na ulit. Okay, nawawala yung harmony. Nawawala yung fellowship. Okay, minsan napapalitan ito ng galit. Hallelujah. Nagiging dahilan yung doktrina. Nagiging dahilan yung simbahan para hindi mag-fellowship. Okay, bakit ba hindi natin itago muna natin doktrina natin, itago muna natin yung ating simbahan para mag-fellowship tayo lahat. Amen. Yung ating barriers, yung ating mga walls, hallelujah, na nakaharang din muna natin. Let's have fellowship, you say that. Amen. Brotherhood fellowship, you say that. Amen. Kailangan ng kapatiran. Okay. The lamps, sabi niyo rin, I believe no man can shout, but there's somebody sincere in that, there's somebody get with a genuine result because he entered it sincerely, sincerity, sincerely upon the basis of his faith. Hallelujah. In the shed blood, and he got the right thing. Pag yun ang ginagawa natin, hallelujah, ang ginagawa natin may sinceridad. Hallelujah. Last quotation. It's the life that means, sabi niya rin sa all things, it's the life that means something. No matter how much you accumulate in this world, how many churches you belong, hindi daw ito para may nang simbahan binabilangan mo. Ay, galing ako sa church na ito. Ay, galing ako sa church na ito. Ay, galing ako sa isang church. Okay? It's not how many church you belong to. What about the soul of yours? Amen. Eh, paano naman doon yung kaliwa mo? What about that life that is in you? Is that right with God? Ito ba ay tama sa Diyos? Ibig sabihin, hindi tayo para may nang simbahan binabilangan. Okay, ang basehan daw para tayo ay maging matatag sa pananampalataya at mas maraming natutunan. Hindi basehan ang dami ng simbahang pinanggalingan natin. Tama. O ang tagal mo sa ministry. Amen. O ang tagal sa simbahang mong binabilangan. Yes. Hallelujah. It's sabi nyo rito dito, halang ating propeta, it's what about that your soul of yours? What about the life that is in you? Amen. Ano ba ang buhay mo ngayon? Amen. Yung buhay mo ba ay akma sa tagal na ngayong pananampalataya? Yung buhay mo ba ngayon ay sakto lamang? Doon sa haba ng panahon ay kayo naglingkod sa Diyos? Yung bang buhay mo ngayon ay at tama ito sa dami ng kinabilangan mong church? Okay? It's not about how many churches you belong. It's what about the lives that is in you? Is it right with God? And it can only be right by accepting the great preparation that God made to bring human being across the chasm of himself. That's the blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Ito dugo ng ating Panginoon. No creed, walang credo, walang bridge. Walang credo, no bridge will go this way. No creed will bridge the way. Walang credo na magpwede magdugtong sa atin mula sa Diyos. Papunta sa Diyos. Amen. It's the blood of Jesus Christ. No denomination will do it. No church will do it. No pastors will do it. Hallelujah. It's the shed of blood. Amen. Ang dugo lang ng Diyos ang pwedeng mag-connect sa atin. Hallelujah. Hindi ang ating pagsimba, hindi na ako lang ginagawa itong bagay, kundi yung sinsinidag natin, hallelujah, sa tulong ng dugo na ito. The shed blood of Christ. No denomination will do it, no education, no scientist, no nothing else, but the blood of Jesus Christ is the only thing that bridges. Amen. Lord. Kaya pala, yung the bridge between the seven seals and the seven church ages, mabasa niyo yung books ng bridge, the bridge between the seven church ages and the seven seals. Bridge. Bago kasi mag-seven seals, bridge. Meron mo lang pinatawag bridge. Na bridge. Bridge. Kasi yung bridge yun yung gap. Okay, yung gap ng seven church ages at saka ng seven seals sa Book of Revelation. Meron siyang gap,
Hallelujah. At itong gap na ito ay yung tinatawag natin yung bridge. Pag tinignan nyo yung ibig sabihin ng bridge, ay gap ito. Hallelujah. Ibig sabihin, ito yung gap kung saan ang Diyos kumilos sa ating bayan. Amen. Bilang mga Israel. Kinilos niya ang kanyang dugo, pinadalo niya ang kanyang dugo. Kasi yung dating eternity, yung circle, yung perfect circle, yung orasan ng Diyos, nagkaroon ng lundo. Mm. Kung baga saan, pinutong ng Diyos yung kanyang orasan para maidugtong tayo. Yes. Amen. Dati tayong wala sa plano ng kaligtasan sa orasan ng Diyos. Pero dahil doon sa pagdugtong, doon sa place, sa gap na tinatawag, hallelujah, yung gap na ito nagkaroon ng lundo, hallelujah. At doon pinaagos ang Diyos ang kanyang dugo para tayong lahat ay makatulay. Yes. Amen. Yes. Amen. Salamat sa Diyos ko. Siya naging, ano natin, naging tulay natin para maugnay tayo sa kanya. Tayo natin tumayo. Amen. Salamat sa